bakit ganito ang buhay? Patong-patong ang suliranin. Bakit kahit anong aking gawin, di ko mahagila pa ang solusyon? Bakit napakadilim ng mundo para sa akin? Kailan sisikat ang araw upang lumiwanag ang daang aking tinatahak? Upang lumiwanag ang aking mundo? Bakit napakailap sa akin ng magandang kapalaran? Napipili ba ang dapat mabuhay ng matiwasay? Ang dapat lumigaya? Tao rin ako. Ngunit bakit ako na isasantabi? Bakit? Puno ang mundo ng suliranin. Ang solusyon, umaapaw din. Sa bawat pagpatak ng luha, katumbas nito ay ligaya. Sa tuwing sasapit ang gabi, darating ang bagong umaga. At sa tuwing tayo ay nadarapa, sa ating pagtingala, may malalakas na bisig na handang humatak sa ating muling pagtindig. Bakas ng lumipas. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong bibigyan natin ng buhay ngayon ay hango sa karanasang ipinadala ni Atong na kasalukuyang nasa Macau. Ganito ang isinasaad ng kanyang liham. Dear Ate Emmy, itago mo na lang ako sa pangalang Atong. Kasalukuyan akong nandito sa Macau. Sa totoo lang, uuwi na sana ako. Pero wala pang flight dahil sa pandemic. Pag-uwi ko sa Pilipinas, hindi na ako muling mangingibang bansa. May karanasan din akong nais kong ibahagi sa inyong mga taga-subaybay at alam kong ito ay kapupulutan ng magandang aral. Sana ay pala rin din itong maisahim papawid dito sa inyong YouTube channel. Anong sabi mo, Ines? Bibisita sina tatay at nanay bukas. Ano naman ang gagawin nila dito? Atong. Totoo naman ang sinasabi ko, hindi ba? Anong gagawin nila dito? Sabi ko, gusto nilang bumisita. Nasasabik na raw sila sa mga apo nila. Buisit naman. Imbes na makapagpahinga din ako bukas dahil Sabado, mapipilitan akong lumabas. Bakit ka naman lalabas? Saan ka pupunta? Eh wala ka namang trabaho. Ines, alam mo namang ayokong makipagplastikan sa mga magulang mo. Kaya ayoko silang makita. Ano ba naman yung sinasabi mo, Atong? Hindi mo man lang ba maisip na nasasaktan ako sa mga sinasabi mo? Mga magulang ko sila.
kaya hindi mo sila dapat pinagsasalitaan ng ganyan. Saan ka pupunta? May aasikasuhin lang ako, anak. Kaya kailangan kong lumabas. Dadating daw dito sila lolo at lola, sabi ni nanay. Bahala na muna kayo ng inay mo sa kanila. Gaya ng sinabi ko, anak, maimportante akong aasikasuhin. Kaya kailangan kong lumabas. Napansin ko kasi, itay, pag dumadating sila lola at lolo ko, lagi ka umaalis. May pupuntahan ako, anak. Bahala na kayo. O siya, aalis na ako. Itay! Anak, magkakaroon din tayo ng pagkakataong magkaharap-harap ng mga magulang ng nanay mo. Bitawan mo na ako. Ayokong malit sa pag-alis ko. Kailangan ko nang umalis, anak. Kumusta naman ang pag-aaral mo, Apo? Mabuti naman po, Lolo. Matataas ang mga grades ko. Mabuti kung ganyan, Apo. Oh, baka naman matigas ang ulo mo sa nanay at tatay mo. Ay, hindi po, Lolo. Sinusunod ko sila gaya ng utos mo sa akin. Very good. Alalahanin mong lagi ang bilin namin sa'yo kapag pumupunta kami dito. Opo, Lolo. Huwag po kayong mag-alala. Nasaan nga pala ang tatay mo? Nariyan ba siya? Umalis po siya, Lolo. May gagawin daw siya, kaya umalis. Ganun ba? Opo, Lolo. Di bali, magkikita rin kayo ni tatay. Apo. Halika na, Lolo. Puntaan natin sila lola at nanay. Halika na po. Anak, hindi dapat ang mga ginagawa mong ganyan. Alam mo namang pupunta ang mga biyanan mo sa bahay niyo. Pero bakit ka umalis? Naiinis ako sa kanila, inay. Alam niyo naman yan, di ba? Anak, kung may ayaw ka sa mga biyanan mo, kalimutan mo na ang sama ng loob. Dahil dyan mag-uumpisa ang hindi magandang pagsasamahan ninyo. Yun bang dating sama ng loob mo pa rin ang nananatiling nararamdaman mo? Talagang hindi ko makakalimutan ang sakit, inay. Siguro, habang nabubuhay ako, mananatili ang sama ng loob ko dahil sa kanila. Anak! Hindi ko po makakalimutan ang mga ginawa nila sa akin noon. Mananatili ang sama ng loob ko at tingding hindi mabubura. Malaki ang sama ng loob ko sa mga magulang ng asawa ko, Ate Emmy. Ang dahilan, ayaw nila ako para kay Ines. Marami silang sinabi na sobrang nakasakit sa akin. May kaya sa buhay ang pamilya ng asawa ko, Ate, at nag-iisang anak si Ines, kaya minamaliit ako noon ng mga magulang niya dahil galing ako sa mahirap na pamilya. Ngunit ang pagmamaliit nila sa akin ang naging inspirasyon ko para mapabuti ang aking buhay. At hindi naman ako nabigo
kaya nakahanap ako ng magandang trabaho. Isang araw, Atong, huwag kang magagalit sa itatanong ko sa'yo, ha? Ano yun, Ines? Halatang halata naman kasi ang galit na pinapakita mo sa mga magulang ko. Oh. Halatang halata sa mga kilos mo, kaya nasasaktan sila. Ako man, nasasaktan ako sa nakikita kong ginagawa mo sa kanila. Kasi balibalik ta rin man natin ang mundo, magulang ko pa rin sila. Hindi natin maitatanggi yun. Kung hindi dahil sa kanila, wala kang asawa ngayon. Pwede ba, Ines? Huwag na nating pag-usapan yan. Atong, alam mo namang ayokong pag-usapan ng tungkol sa kanila. Magulang ko sila. Kahit pa ayaw mo, hindi mo mababago ang katotohanan yun. Tama na, Ines. Tama na. Ayoko nang pag-usapan yan. Bakit ganun si tatay, nanay? Anak, naawa ko kina lolo at lola kapag pumupunta sila dito. Kasi kahit andito si tatay, wala siyang pakialam. Parang hindi niya sila nakikita. Ilang beses ko nang kinausap ang itay mo tungkol dyan, anak. Pero matigas talaga ang puso niya. Bakit po, nay? Ano pong dahilan? Bata ka pa, anak. Hindi mo pa maiintindihan. Nanay? Pero huwag kang mag-alala. Hindi ako titigil. Kakausapin ko ng kakausapin ang itay mo. Dahil nasasaktan ako sa mga ginagawa niya sa mga magulang ko. Buti na lang mabait ang lolo at lola ko. Kahit ganun si itay, lagi nila sinasabi na lagi ko susundin si itay. At huwag mong kalilimutan ang sinasabi sa'yo ng lolo at lola mo, ha, anak? Dahil nararapat lang na igalang ng anak ang mga magulang niya. Nay, bakit po? Ano nangyayari sa inyo? Biglang sumakit ang likod ko, anak. Ha? Yung buong likuran ko. Hanggang dito sa may balakang. Aray ko. Nasaan ba si itay? Tinawag niya si Kaka Iking. Bakit na tinawag si Kaka Iking? Nay, doktor ang kailangan niyo. Anak, hindi ko na kaya. Ang mabuti pa, Inay. Dalhin ko na lang kayo sa ospital para malaman natin kung ano yan. Sige na, Nay. Huwag na nating hintayin si itay. Kailangan na kayong madala sa ospital. Kumusta si Inay? Hindi ko pa rin alam. Umuwi agad ako dito pagdating ni itay sa ospital. Pero bago ako umalis, nakausap ko ang doktor. Ano daw ang nangyari kay Inay? Bakit mo sinasabing namimilipit siya sa sakit na nararamdaman niya? Sabi ng doktor, nag-rupture daw ang appendix niya. At delikado raw yun. Ano? Diyos ko, paano na ito? Hindi ko alam, Ines. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ang sabi ng doktor, kailangan natin ng malaking halaga para mailigtas si Nay. Atong, hindi ko alam kung saan ako kukuha. May ipon ako pero alam kong hindi sapat yun.
Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng karagdagan. Pero sabi ko sa doktor bago ako umalis, nagawin nila ang lahat para lang mailigtas ang aking ina. Magtulungan tayo. Huwag kang mag-alala. Maililigtas si inay. Hindi mapapahamak ang nanay mo. Ines, manalangin tayo sa Panginoon. Siya ang mas makatutulong kay inay sa sitwasyon niya ngayon. Magtiwala ka sa lumikha, Atong. Talagang kinabahan ako sa biglaang pagkakaospital ni inay dahil sa hindi inaasahang pangyayari, Ate Emmy. Mayroon akong konting ipon pero alam kong hindi yun sapat para sa halagang sinabi ng doktor na kailangan kong ihanda. Pero bilang isang anak na nagmamalasakit sa kanyang mga magulang, hiniling ko talaga sa doktor na iligtas ang aking ina at gagawa ako ng paraan para maihanda ang halagang kailangan. Ang operasyon ay naging matagumpay, ngunit ang aking ina ay kinailangang manatili sa ospital ng ilang araw. Nay, kumusta na pong pakiramdam niyo? Maayos na, anak. Salamat. Kung hindi mo ako agad dinala sa ospital, baka kung ano na ang nangyari sa akin, baka nalason na ako, anak. Nay. Kaya lang, malaki talaga ang kailangang bayaran dito sa ospital bago ako makalabas. Iyan ang sabi ng itay mo, anak. Huwag niyo na pong alalahanin ang bayarin dito sa ospital, Nay. Atong, anak. Ako na po ang bahala ron. Ang importante, naging matagumpay ang operasyon niyo. At kailangan niyong magpalakas. Pasensya na, anak. Hindi ko naman ginusto na mangyari ito. Nay, kasasabi ko lang po. Huwag na kayong mag-isip ng kung ano-ano. Ako na po ang bahala. Wala nang ibang paraan, Ines. Kailangan kong kumapit sa patalim. Bukas na lalabas ng ospital ang nanay ko. Anong ibig mong sabihin? Papatulan ko na ang 20% ng pinapautang ni Bombay. Pero mabigat yun, Atong. Siguradong mahihirapan tayong magbayad. Pero wala nang oras. Kailangan ko nang makabayad sa ospital bukas. Wala nang ibang paraan, Ines. Pakiusap, Atong. Pabayaan mong ako ang gumawa ng paraan. Napakamahal ng 20% na sinasabi mo sa uutangan mo. Ines. Pakiusap. Huwag mo na akong pigilan sa pagtulong sa ating problema. Pamilya ko kayo. Hayaan mo akong tumulong. Alam kong iniisip mo, Ines. At hindi pwede ko... ba? Kahit sa pagkakataong ito, kalimutan mo muna ang nararamdaman mo. Nakikiusap ako, Atong. Kahit ngayon lang, hindi mo dapat pinaiiral ang galit at pride mo ngayon. Pakiusap.
akala ko hindi pa ako makakauwi ngayon, anak. Ang alam ko, mananatili pa ako sa ospital. Dahil sabi ng itay mo, nahihirapan kang magbayad sa ospital. Nay, ayan ka na naman. Di ba't sinabi ko nang huwag kang mag-isip ng kung ano-ano? Magpahinga ka at magpalakas ka. Magpasalamat ka at nakauwi ka na dito sa bahay niyo. Salamat sa iyo, anak. Maraming salamat. Nay, hindi kayo dapat nagpapasalamat sa akin. Ginawa ko lang po ang tungkulin ko bilang anak niyo. At sa susunod, pakiusap po. Kung may nararamdaman kayo, ipaalam niyo agad. Huwag niyo na sanang ulitin ang nangyari. Napabayaan niyo ang sarili niyo. Kung nung una pa lang at nasabi niyo na, hindi sana nangyari sa inyo ito. Oo, anak. Huwag kang mag-alala. At inuulit ko, pasensya ka na, anak. Pasensya ka na talaga sa akin. Maraming salamat at pinagbigyan mo ang hiling ko kay Ines na makapag-usap tayo, atong anak. Ha? Alam kong hindi mo ako kayang tawaging itay o papa dahil sa sama ng loob mo sa amin dahil sa mga nangyari noon. Ha? Pero hindi kita pipilitin, anak. Ang gusto ko lang ngayon, makahinga ko ng tawad sa iyo dahil minaliit kita noong nalaman kong may relasyon kayo ng aming anak. Patawarin mo kami ng asawa ko, atong. Nagkamali kami. Pero napatunayan mo sa amin na kaya mong pasayahin ang aming anak. Kaya kahit hindi mo kami matanggap bilang biyenan, gusto kong malaman mo na ikaw ay buong puso naming tinatanggap bilang aming manugang. At gusto kong sabihin sa iyo ito, atong, na ang halagang nagamit sa pagpapaospital sa iyong ina, hindi yun utang. Tulong namin yun sa iyo bilang pasasalamat sa pagmamahal at pag-aalaga mo sa aming anak. Kaya huwag mo sanang iisiping may utang ka sa amin, ha? Pero uulitin ko, hindi utang halagang nagugol namin sa ospital para sa aming balay. Iisang pamilya na tayo, atong. Kaya dapat lamang na tayo ang magdamayan sa mga panahon ng pangangailangan. Tandaan mo yan, anak. Halos ako makapagsalita noong mga panahong kausap ako ng aking biyanan, Ate Emmy. Hindi ko kasi inakala na matagal na pala nila akong tinanggap bilang manugang o asawa ng kanilang anak. Noong mga panahong yon, balot ng galit ang puso't isipan ko. Kaya hindi ko napansin ang mga magagandang ginagawa ng aking mga biyanan. Sa mga sandaling yun, ate, nilunok ko ang pride ko at minsanan kong kinalimutan ang galit ko sa kanila. Sa totoo lang,
Tinulungan din nila ako sa aking pangingibang bansa. Kaya ngayong masasabi kong nakaipon na ako para sa amin, mag-for good na ako sa Pinas pag-uwi ko. At paglalaanan ko na ng oras ang aking pamilya, kasama na ang mga magulang ko at ang mga magulang ng aking asawa. Ito ang aking kwento, lubos na gumagalang, Atong. Atong, salamat din sa pagbabahagi ng iyong karanasan. Alam mo, ang iyong karanasan ay puno ng inspirasyon. Napatunayan mo na walang magandang ibinunga ang galit dahil ito ay pinagmumulan ng hindi pagkakaunawaan ng magkakaanak pati na rin ng mga magkakaibigan. Ang pagiging maunawain at mapagpatawad ay isang katangian na hindi mabibili ng anumang kayamanan. Lagi mong tatandaan yan. Muli, salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento dito sa ating programa. Bakas ng Lumipas. Bubura sa isipan.